hey guys, this phone's got the data and you're watching PBA Draftroom TV. Welcome back po mga ka-Draftroom. Napapansin po namin na 95% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang subscribe button. Maraming salamat ka-Draftroom! Sa rank 10 ay ang tower na si Siraj El Mejrab. Nakakagula talaga bakit ang 6'8 big man na gaya ni Siraj ay napick lang sa 6th round. Dahil halos lahat ng big man na 6'7 pataas sa last draft ay napick ng maaga at nakapirma. Pero may chance siya mapataas ang value niya this upcoming Bismin Cup Mindanao leg. At baka maiconsider siya ng mga PBA teams na naghahanap ng project big man. Sa rank 9 ay ang 6'6 brick wall na si G-Boy Babilonia. Isang season lang ang tinagal ni G-Boy sa Alaska at di rin siya masyado maaasahan sa opensa. Pero sa mga PBA teams na gusto palalimin ang big man rotation nila ay dapat i-consider si G-Boy Babilonia dahil bukod sa galing siya sa winning culture ng Ateneo ay isa rin siyang hard-nosed interior defender. Sa rank 8 ay ang bruiser na si Alfred Batino. Si Alfred ay napick ng NLEX sa 5th round ng 2015 draft. Ngunit nung panahon na to ay limited pa ang offensive arsenal niya, kaya't di siya na-sign dito. Pero sa mga recent stints ni Alfred sa MPBL at PBA D-League ay nag-develop na niya ang kanyang post-game. Mas nagagamit na niya ang kanyang malapad na katawan at decent na din ang perimeter shooting niya. Kahit sa mga PBA teams na naghahanap ng bruiser na pwedeng maging malara ulsoyod sa PBA, ay dapat i-consider si Alfred Batino. Sa rank 7 ay ang 6'6 hefty big man na si Papot Paredes. Di na niresign si Papot sa NLEX this offseason dahil sa loaded frontcourt nito. Pero nung last season niya sa NLEX, kapag nabibigyan naman siya ng chance ni coaching, ay nagko-contribute naman siya gamit ang interior defense at outside shooting niya. Kahit sa mga teams na naghahanap ng veteran stretch big man, ay dapat i-consider si Papot Paredes. Sa rank 6 ay ang 6'9 post big man na si Arnold Van Opstal. Muntik nang nakabalik sa PBA si AVO noong 2019 para sana sa team ng Talk and Text na hindi lang natuloy. Pero currently ay 29 pa lang naman si AVO. Kaya't sa tingin ko ay dapat pa rin siya i-consider ng mga PBA teams. Dahil sa kanyang height at post skills, kung magagabayan lang ng maayos ng coach na makakakuha sa kanya ay baka maging quality rotation player pa ito sa PBA. Sa rank 5 ay ang 6'6 stretch big man na si Ponzo Gotladera. Si Ponzo ay naging part ng Gilas noong 2016 at napick ng NLEX sa kauna-unahang special draft. Ngunit kahit may outside shooting siya na fit sa sistema ni coaching ay 3 seasons lang ang tinagal niya dito. Dahil na rin ito sa dami ng big man ng NLEX na may similarity sa laro niya. Pero sa last MPBL Lacan Cup ay napansin kong malaki ang in-improve ng kanyang postgame. Mas naging agile na siya at syempre nandyan pa din ang outside shooting niya. Currently ay 29 pa lang naman siya. Kahit sa mga PBA teams na naghahanap ng reliable backup big man na may international experience ay dapat i-consider si Ponzo Gotladera. Sa rank 4 ay ang 6'6 versatile big man na si Jamo Egilos. Last season ay napabalitang nag-sign si Jamo ng isang conference sa Phoenix, ngunit di man lang siya nakalaro dito. Pero this recent Bismin Cup ay napansin kong mas lalong naging well-rounded ang laro niya. Dahil bukod sa mga double-double performance niya every game, ay mas efficient na din ang outside shooting niya. Kahit sa mga PBA teams na naghahanap ng reliable rebounding big man, ay dapat i-consider si Jamo Egilos. Sa rank 3rd ay ang 6'7 defensive big man na si Jason Ballesteros. This offseason ay mas priority isign ni Coach Norman ang mga mas batang big man kahit nawala na ng slot si Jason sa Meralco. Pero this upcoming Bismin Cup Mindanao leg ay chance na uli ni Jason ipakita sa mga PBA teams na kahit medyo nagkakaedad na siya ay kaya niya pa rin mag-contribute sa depensa. Dahil sa tingin ko rin ay siya na ang best defensive big man sa free agent market ngayon. Ang second best center sa lista to ay ang 6'5 bruiser na si James Sena. Sa current age ni James na 32 ay masasabi ko na isa pa rin siya sa best well-rounded big man na available sa free agent market ngayon.
kahit sa mga PBA teams na naghahanap ng proven reliable backup bigman na pwede mag-contribute sa opensa, ay dapat i-consider pa rin si James Cena. At ang best bigman sa list na to ay ang 6'7 banger na si Rabah Alhoseini. Nakakalungkot talaga ang nangyari sa karir ni Rabah dahil alam naman natin na pang starting center ang kalibre niya sa PBA. Ngunit ngayon ay mukhang malabo na mangyari ito. Pero sa tingin ko ay di pa naman huli ang lahat para makabalik siya. Kaya sa mga PBA teams na kulang pa sa big man ay dapat talagang i-consider ang best available center sa free agent market ngayon na si Rabah Alhoseini at baka sa team nila maibalik ang dating laro at confidence nito. Abangan na lang po natin kung isa dyan sa list ang makokollap at mabibigyan ng chance makalaro uli sa PBA dahil kung tutuusin ay may mga ibubuga pa naman sila. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.